Welcome sa ating channel, Tutak Noy P, Noy P2. Shoutout nga pala sa inyo. Maraming salamat sa pag-comment nyo at sa pag-suporta nyo sa ating channel. Sana po patuloy lang kayo mag-suporta. At kung sino pang mga gusto magpa-shoutout, comment down lang dyan para mailabas natin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung pwede bang kabitan ng 24 frets na neck ang inyong gitara kahit 22 lang to o 21 frets. Marami kasi ako mga nakikita mga posts ngayon, may magko-comment na pwede daw, mayroong magko-comment na hindi. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung pwede ba o hindi pwede. Ang tanong nyo kung pwede ba, ang sagot ko, pwede, pero merong mga dapat baguhin. Meron mga dapat i-adjust. So, malaking trabaho siya. Pero, pwede. So, papakita ko sa inyo ang sample natin para maintindihan nyo. Kasi magkakaroon kayo ng problema sa intonation kung direkta nyo lang ikakabit yan. Bakit? Kasi mawawala sa position yung 12 fret nyo. Ngayon, kaya mawawala sa intonation ng gitara nyo. So, ito guys, meron tayong 22 frets na gitara. And meron din tayong neck na 24 frets. Yan. Neck na 24 frets. Ngayon, bilang sample, nakikita mo to, medyo madilim lang tayo ngayon kasi brownout dito sa amin. So, ayan, makikita mo, diba, yung ano, yung dulo ng neck. So, yan dito. Diba, yan. So, ipapantay ko to dito para malaman natin yung eksakto magiging position ng neck. So ito guys, bali nakapantay na siya, no? Ayan. Pantay na siya. Ngayon, makikita mo yung pagbabago. Makikita mo kumatras yung nut. So dun pa lang problema na yun. Diba? Ngayon, makikita mo rin sa 12 fret. Ito ang 12. Napunta sa 13 fret. So, magiging tunog ng 12 fret mo ay nasa 13. So, walang-wala talaga sa intonation, no? So, hindi kayang abulin ng saddle mo yung laki nun. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman. Kung paano nyo masusukat. Kumuha kayo ng kahit yung metro or kung wala kayong metro, kumuha kayo ng sinulid. Ang gagawin mo, sukatan mo to ng sinulid papunta sa 12 fret. Dapat yung haba ng sinulid mula sa nut hanggang sa 12 fret, dapat pag tinutok mo papunta dito sa bridge, papantay siya. Pakita ko sa inyo. Ang gagawin mo, sukatin mo yung mula sa nut papunta sa 12. Ganyan kunwari. Ito. Dulo. Dulo ng 12. So, yan. Makikita mo yan. Ito, ilagay mo dito sa 12. Makikita mo yan, tututok yan mismo sa bridge. Ayun. Kita mo? So, ibig sabihin, nasa tamang intonation siya kasi mula sa nut, papunta sa 12, yung sukat ng layo sa nut, papunta sa 12, ay kapares ng sukat sa bridge, papunta sa 12. Parehas dapat silang sukat kung gaano kalayo. Yung pinakagitna, ito, nakikita yung pinatungan ng string. Yan, yan yung susukatin mo. Tapos dito sa 12. Nasusukatin mo yan sa nut, makikita mo yung parehas. So ngayon, kung lalagyan mo siya, ngayon, kung lalagyan mo siya ng 24 fret, aatras yung ano eh. Makita mo naman, aatras yung ano, yung... Makita mo, aatras yung 12 eh, diba? So, kung titignan mo ngayon dito, so ngayon, kung titignan mo mula sa nut, sa 12. Yan.
Diba? Ngayon, kung dadalhin mo ngayon dito, papunta sa ano, makikita mo layo. Ayan o, makikita mo nandito siya sa ano. Medyo mahirap kasing ipakita, no? Ang gawin ko na lang siguro, ito na lang, para at least may guide tayo. Hirap kasing pakita sa camera, pero sa personal, madaling gawin yun. So, ang gawin natin, sukatin natin. Ayan na yung sukat. Ayan na, pantay na yung ano, yung pinakailalim ng ano, net. Yung pinaka-slot niya. Pake. So, yun. Nakikita mo dito na nakalagay is 32.4 cm. So, dapat, yung layo na itong 12 fret na to, papunta dun sa, ano, dapat 32.4 cm din. So, ngayon, susukatin ko kung gaano siya kalayo. Lumabas siya ng nasa 34.7. So, ibig sabihin, wala ka na sa intonation kapag kakabitan mo ng 24 fret. So, ano bang magiging solusyon para maitama mo ang intonation? Ang gagawin mo, kasi lumalabas nandito yung ano eh. Lumalabas nandito yung ano, yung nandito sa part na to. To. Lumalabas na nandito. Dap, ito. Lumalabas na kapag 24 fret ka napunta dito. So, ang gagawin mo, kailangan mong iabante yung ano, bridge. Kaya lang, ang laking trabaho. Kung gusto mo naman maitama ng hindi inaabante yung bridge, pwede naman doon sa next slot. Next slot. Yan. Tatabasin mo yung unahan nung next slot para medyo maagano mo yung neck. Para kunwari, katulad na ito, itututok mo yung 24 fret, diba? Yan. Tutok mo yung 24 fret dito sa... Ay, 24 fret yung 12 fret. Tutok mo yung 12 fret sa 12 fret. May kita mo, yan, no? May kita mo yung dulo nung ano. Yan, 12 fret. Makikita mo yung dulo ng kahoy, no? Ito yung dulo ng kahoy. So, ibig sabihin, hanggang dito mo tatabasin yung ano. Pangit mo. Diba? So, lumalabas na pwede, pero malaking trabaho. So, kung ngayon, kung magtatanong kayo kung pwede bang kabitan ng 24 fret ang inyong gitara, kahit naka 21 frets lang to o 22 frets, ang sagot ay pwede pero malaking trabaho para maitama ang intonation. So guys, kung ang tanong mo naman is, may paraan pa ba maliban dun sa option na yun? Yes, may paraan. Ngayon, may paraan kahit hindi mo palitan na neck, magiging 24 frets ang gitara mo. Ituturo natin yan, kaya magsubaybay ka lang. Click the notification bell para updated ka sa mga bago natin video. Antay-antay ka lang dahil gagawa tayo ng video na 22 frets or 21 frets magiging 24 frets. Kaya panatiliin mo na ikaw ay nakasubscribe at nakaklick ang notification bell. Yun guys, kung naintindihan nyo ang video natin ngayon, comment down para malaman ko. Kung hindi, gagawa pa tayo ng isa pang video na mas malinaw. Kukuha tayo ng tagahawak ng camera para mapakita natin ng maayos, kasi hindi sakop na ng camera yung pwesto. So yan guys, review lang tayo. So ang gagawin is, kapag pinalitan mo ng 24 fret ang gitara mo na 22 fret, ang mangyayari, aatras yung nut. Ngayon, kapag umatras ang nut, aatras din ang 12 fret mo. Ang 12 fret mo mapupunta sa 13 fret. So, wala ka na sa intonation. Ang laki ng hahabulin mo doon sa bridge. Dahil makikita mo sa bridge, napunta dito yung tamang tono. Eh, ito yung ano, pinagpapatungo ng string. Sipin mo, ganyan kalaki. Dito pupunta. So, ang gagawin mo, kung hindi mo ma-adjust yan, kasi hindi mo na maabos ang intonation yan. Dito ka, tatabas ka ng kahoy dito. Itong slot na to. Kung makita mo naman yung slot, hanggang dito lang. Yan lang, diba yung puti sa ilan. Yan yung slot. So, hanggang dito lang. So, ngayon, kung gusto mo makabitan na 24 fret, igaganan mo yung neck. Diba yan, oo. Kung gusto mo makabit to, igaganan mo siya.
Yan. Ang laki ng tatabasin. So guys, yun. Ibig sabihin, pwede, pero malaking trabaho. And guys, sana may tutunan kayo sa video na to. Like and share. Subscribe naman kayo kung hindi pa kayo subscriber. At kung hindi nyo naiintindihan, kung gusto nyo pa yung isa pang video, comment down lang para makapagawa pa tayo ng bago na mas malinaw at mas maintindihan nyo. Maraming salamat sa suporta sa akin.